Sa mga balitang mayroong pag-asa, Leaders Fellowship and Capacity Building sa Central Luzon Conference, dinaluhan ng mga literature evangelist mula sa Division 1. Central Pangasinan District Adventist Community Services at Health Ministries, dinala ang mga programang pangkalusugan sa Dagupan City. Groundbreaking ceremony idinaos para sa lupang pagtatayuan ng simbahan ng isang Adventist worship group sa Baguio City. AWR Sabat Program ginanap kasabay ng Banahaw District Fellowship sa Lucban, Quezon. Miracle Mission isinagawa ng mga Adventista sa Lutukan, Sariaya, Quezon, katuwang ang Adventist Medical Center Manila. Lutukan Adventist Elementary School, masayang ipinagdiwang ang 26th na anibersaryo. At tunghayan ang mga paglilingkod na kinasangkutan ng mga kabataang Adventista sa selebrasyon ng Global Youth Day ngayong taon. Lahat ng yan iahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Masayang dinaluhan ng mga kulpurtor mula sa Central Luzon Conference, Division 1, ang isinagawang Literature Evangelist Awareness and Development Through Education and Review of Skills o Leaders Fellowship and Capacity Building. Ito ay ginanap sa pangungunan ng Central Luzon Conference Publishing Ministries Department sa ikauunlad at ikalalago ng paglilingkod ng mga butihing literature evangelist. Si Joan Mercado para sa Balitang May Pag-asa. Leaders Fellowship and Capacity Building isinagawa ng Publishing Department ng Central Luzon Conference of the Seventh-day Adventist. Nagsagawa ng Literature Evangelist Awareness and Development Through Education and Review of Skills, Fellowship and Capacity Building ang Publishing Ministries Department ng Central Luzon Conference of the Seventh-day Adventist sa pangunguna ni Pastor Richard Mendoza at dinaluhan ng mga Literature Evangelist mula sa Division 1 sa pangunguna ni Pastor Manny Mariano. Ito ay ginanap sa CLC Cocueco Hall. Ayon kay Pastor Mendoza, ito ay isinagawa para sa paglago ng mga literature evangelist. Napakaganda po ng aming nanginginig dito para sila ay matutunan nila kung ano ba talaga ang kanilang pagkatawag at yung pagkatawag na iyon ay paano nila gagampanan yung kanilang mga papel bilang mga LE, literature evangelist. Na ang tanging layunin ay makapaglingkod sa Panginoon sa pamagitan ng paghikayat ng kaluluwa. Dumalo rin ang North Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist Publishing Director na si Pastor Abraham Del Rosario para magbahagi ng inspirasyon at kaalaman. Isa sa mga nakinabang sa fellowship and capacity building na ito ay si Sister Rosalind D. Cruz na naniniwalang ang mga literature evangelist ay babalik sa kanilang mga gawain na encouraged and empowered. Sa mga lectures at sa mga activities na natutunan namin ngayon, ang mga, sa mga ginawa ngayon, kami mga LEs na sa pagbalik namin sa aming kanya-kanya mga church, ay magawa namin ang aming mga gawain para sa adhikain na mga CLC na discipleship. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Joa Nicole G. Mercado, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Nagsagawa ng programang pangkalusugan o health seminar sa Dagupan City Astrodome ang North Philippine Conference, Health Ministries at Northern Luzon Mission Adventist Community Services. Sa inisiyatiba at koordinasyon ng Central Pangasinan District ACS, ang nasabing programa ay naghatid ng mga kalamang pangkalusugan sa mga dumalo na ikinasiya ng pamahalaan ng nasabing siyudad. Naghahatid ng balitang may pag-asa, si Sam Hilbano. Hindi lingid sa ating kaanaman na ang kalusugan ay ang kanang kamay ng pag-iibanghelyo. Kaya naman para mas mapasulong pa ito, ang Adventist Community Services ay naglunsad ng isang programa na nagnanais makapagbigay ng kaalaman patungkol sa kalusugan dito sa mga kapatid natin sa sentrong bahagi ng Pangasinan.
Dito pinatotohanan ng mga dalubhasa ang importansya ng pagkakaroon ng wastong karunungan pagdating sa aspetong pangkalusugan at kung ano ang positibong epekto nito sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Nako, napaka-importante dahil ito talaga yung mensahe na kailangan na maintindihan ng mga kapatiran. Dahil ang ibig ng Panginoon ay walang dadapuan ng karamdaman at lalong lumago ang gawain natin kung paano maibahagi natin sa ating mga kapitbahay, mga kaibigan, na ako'y naniniwala na talagang yung diet ay may kinalaman sa ating spiritual na paglago. Maging ulo tayo sa lahat ng ating nalalaman tungkol sa kalusugan. Kasi kung wala itong gantong pagpupulong, maaaring iba dyan nagkaroon ng revisiting sa kanilang kaalaman. Ang pangalawa, maaaring ito lang ang unang-unang pagkakataon. At ang pangatlo, maaaring pagpapala to sa kanila. Bukod pa dito, personal din pinaabot ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang kanyang pasasalamat at suporta sa hindi matatawarang pagpupunyagi ng ACS sa kanyang nasasakupan. Unang-una ako ay nagpapasalamat sa Adventist Church sa itong programa na dinala niyo po dito at dala niyo si Dr. Mateo mismo. Napakahalaga po ang kalusugan sa ating mamayan. Gaya po ninyo, kayo ang lumalapit po sa taong bayan. Ganon din po ang ating siyudad. Bilang mayor ng Dagupan, napakahalaga po na malaman ko kung sino-sino ang mga nangailangan ng tulong, lalo-lalo na po sa kalusugan. Naging parte din ng programa ang pagsasagawa ng libreng health consultation at blood typing. At bukod pa dito, iba't ibang mga mapipintong aktibidades at programa ng ACS ang siya namang inaantabayanan at inaasahan sa mga susunod pang mga buwan. Panukala ng ating Adventist Community Services na muling balikan ang nakaraang project at proyekto nito, ang jail ministry sa City Jail ng Dagupan, na kung saan ay amin pong magkakandak ng jail visitation tuwing araw ng Sabbath afternoon. At isa din sa mga iba pang project and program na gustong gawin ang Adventist Community Services ay we are planning to have a vegetarian restaurant dito sa Dagupan. Suportahan ang programa ng Adventist Community, maipalam at maipakilala ang ating Panginoong Diyos na mayroong pag-asa na sa pamamagitan ng mga programang ito ay magampanan natin ang ating responsibilidad sa Kanya. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa. Sam Hilvano para sa Hope Today, NPUC News. Isinagawa ng mga Adventista sa Baguio City ang groundbreaking ceremony para sa lupang pagtatayuan ng bagong Adventist Church sa Sarate Village, Pinsaw proper. Ang grupo ng mga Adventista sa Pinsaw ay isa lamang sa tatlong Adventist worship group na nabuo dahil sa pangunguna ng Diyos sa paggawa at pananalangin ng mga care group ng Baguio Central Seventh-day Adventist Church. Si Jackson Claudio para sa Balitang May Pag-asa. Ginaganap ngayon dito sa Pinsaw, Sarate Village, ang groundbreaking ceremony na kung saan dito sa ating kinakatayuan ay uumpisahan ang pagtatayo ng simbahan na para sa kapurihan ng ating Panginoon at para sa pagpapalawak nga ng gawain sa lugar na ito. Sa biyaya at patuloy nga na pagpapala ng ating Panginoon, nang dahil pa rin sa layunin ng isang pamilya, ang Zarate family na masasaming ang kauna-unang pamilya na nagdala o nanguna ng pag-ebanghelyo sa Baguio City ay kanilangang idonate ang isang bahagi ng kanilang lupa sa naturang worship group, ang Pinsaw Worship Group, upang doon nga itayo ang dalawang palapag na gusali na siyang magiging bahay panalanginan o simbahan ng mga kapatiran. Kaya naman, sinagawa noong Lunes ang naturang groundbreaking ceremony. Ito nga ay dinaluhan ng mga kapatiran, mga dumadalo sa naturang worship group at iba pang mga bisita. Ayon nga sa mga magkakapatid na Zarate, mga kapatiran na iba pang sponsors, ang naturang gusali o simbahan nga ay kanilang ipagdarasal na matapos agad sa lalo't madaling panahon upang magamit na nga ito. Nang dahil nga sa sama-samang pagtutulungan at pakikibahagi
at mga panalangin ng mga kapatiran ng Baguio Central Seventh-day Adventist Church ay patuloy nga na lumawak ang mga gawain ito, hindi lang sa iisang grupo ang kanilang kasalukuyang hinahawakan o pinangungunahan, bagkos bilang bahagi pa rin at pagtalima ng mga kapatiran sa I Will Go Initiative ng World Church ay tatlongang worship group ang patuloy nilang pinangungunahan. Ito nga ang Kuplo SDA Worship Group sa Tuba Benguet, Tabangawen Worship Group sa La Trinidad at Pinsaw Group ng Baguio City. Ang naturang worship group nga ay ilang buwan na rin lang pinamumunuan at patuloy na binibisita sa tuwing araw ng Sabado na kung saan doon na rin ginaganap ang mga Sabbath services. Nag-aatid mga balitang may dalang pag-asa mula dito sa Baguio City. Jackson Claudio para sa Hope Today, NPUC News. Pinangunahan ng Adventist World Radio at North Philippine Conference Communication Department ang AWR Sabbath Program na idinaos kasabay ng Banahaw District Fellowship sa Lokban, Quezon. Doon ay tinampok ang mga programa at ministry sa radyo na kasalukuyang hatid ng AWR sa mga tagapakinig nito. Ang iba pang detalye ng nasabing pagtitipon, Balitang May Pag-asa ni DJ Kabalbal. Buong distrito ng Banahaw, nagkaroon ng fellowship upang ganapin ang kanilang programa sa paggunita ng AWR Sabbath kasama ang Communication Department ng NPUC at AWR Philippines. Naganap ang Banahaw View District Fellowship para sa pangkalahatang programa ng Adventist World Radio or AWR Sabbath sa Banahaw, Lukban, Quezon. Dumalo sa nasabing pagtitipon sina Pastor Joel Sarmiento, North Philippine Union Conference Communication Director, Pastor Roseller Zamora, Southern Asia Pacific Division AWR Coordinator, at Pastor Nerio Carranza, NPUC Assistant Communication Director at AWR Luzon Coordinator. Sa nasabing pagtitipon, pinag-usapan ang mga update tungkol sa AWR, kung paano magiging bahagi ang lahat ng miyembro o total member involvement upang makilahok at makisama sa pakikibahagi ng pagpapakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng radyo. Ang feedback at follow-up ay pinag-usapan sa hapon upang mas may paalam sa ating miyembro kung bakit napakalaga na ang ginagawang programa ay magkaroon ng resulta mula sa kanilang ginagawang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Pinag-usapan din ang mga nagawa ng AWR sa nakalipas at kung ano ang mga nais pang gawin upang mas palawakin ng kanilang misyon na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa buong Luzon at buong Asia Pacific. Tampok sa naturang AWR Sabbath ang bautismo ng apat na magiging kabahagi na ng Seventh-day Adventist Church sa Lukban. Buga nito sa paghihimpapawid ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng radyo. Inaasahan ng mga dumalo sa pagtitipon na mas marami pang tao ang maging bahagi ng kanilang adbokasya upang mas mapalawak pa ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng radyo. Kaya naman, inanyayaan namin kayong sumali at maglingkod kasama ang AWR. Mula sa Banahaw, Lukban, Quezon, nag-aatid ng Balitang May Pag-asa, DJ Kabalbal para sa Hope Today, NPUC News. Nagsagawa ng medical mission sa Lutukan, Sariaya, Quezon ng Adventist Medical Center Manila ang nasabing paglingkod sa pamagitan ng paghahatid ng libreng gamot at serbisyong medikal ay bahagi ng programa at pagdiriwang ng kauna-unahang fellowship ng bagong Sariaya District. Tunghayan ang kanilang masayang outreach program sa Balitang May Pag-asa ni Marjorie Valdez. Ginaganap ang medical mission ng Adventist Medical Center and College of Manila dito sa Lutukan Highlander, Sariaya, Quezon. Ito ay bahagi ng kanilang paglilingkod ng medical o outreach program upang mapaglingkuran ang mga kapatiran sa naturang lugar. Maagang dumating ang medical mission ng Adventist Medical Center Manila, mga bisita at mga kapatiran mula sa iba't ibang iglesia na nasasakupan ng bayan ng Sariaya upang dumalo sa naturang pagtitipon.
Nagkaroon ng features ng medical sa pangunguna ni Dexter Acopio tungkol sa kalusugan lalo na sa lifestyle ng pamumuhay. Kasunod nito ang lesson review ni Reggie De Leon at roll call ni Flor Dagos. Ito ay sinundan ng reporting ng AMCM promotional ni Christine Salas ng Lifestyle is a Medicine Intervention Program na kung saan kapag kayo'y kumakain man o umiinom o gumagawa ng anuman, gawin ninyo sa ikalululhati ng Diyos. Ayon kay Pastor Fajardo, kadalasan ang tao kapag nagkaroon ng karamdaman ay naghahanap ng paraan upang ito'y maampat. Subalit ang Diyos ang siyang magbibigay ng solusyon o kagamutan. Sa dakong hapon ng Sabado, naging abala ang mga kawanin ng Adventist Medical Center and College of Manila sa pakikipagtulungan ng mga volunteers, mga kabataan at kapatiran upang tumulong sa naturang outreach ministry ng Medical Mission. Natutuwa kami at we see it na isang magandang pagkakataon na napaglingkuran namin ang mga kapatiran, maging ang mga kaibigang na dito lang sa barangay, dito sa Lutukan. Maraming mga pasyente at napaglingkuran ng iba't ibang klase ng area ng lapat ng paglilingkod. Kasama na rin ang libreng gamot, mga libreng salamin, at kasama na rin natin ang iba't iba pang mga paglilingkod. Layunin ng AMCM o Adventist Medical Center Manila, Sharing Jesus Christ Healing Ministry na mabigyan at mapaglingkuran tangi lamang ang mga Adventist at mabigyan ng libreng mga gamot tulad ng Internal Medicine 91, Pediatric 83, Obigyne 40, Lifestyle Medicine 53, Opto Reading Glasses 106, Physical Therapy 77, Pediatric Consult 30, Dental 50, Blood sugar 143, umabot sa 365 katao ang napaglingkuran. Noon po ay binigyan ng libreng gamot sa loob ng dalawang buwan, dalawang klase po ng gamot ang ibinigay sa akin upang maibsa ng aking karamdaman sa sugar. At ako po ay nagpapasalamat sa Medical Center ng Manila. Maraming mga kapatiran ang natuwa at nagpasalamat sa ginanap ng Libreng Medical Mission sa pakikipagtulungan ng butihing District Pastor Gerson Rivera Jr. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Marjorie Fea S. Valdez, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Masayang ipinagdiwang ng mga guro, magulang, mag-aaral ang 26th na anibersaryo ng pagkatatag ng Lutukan Adventist Elementary School sa Sariaya, Quezon. Doon ay naging buong suporta ng pamahalang barangay, church and school board, maging ang mga alumni sa kanilang maghapong celebration program. Nagbabalik si Marjorie Valdez para sa balitang may pag-asa. Makulay at masayang idinaos ang 26th founding anniversary ng Lutukan Adventist Elementary School dito sa Sitio Highlander, Lutukan, Sariaya, Quezon. Sa pangunguna ng butihing principal na si Sir Helmer Hala, kasama ang mga school board. Dinaluhan ng 64 estudyanteng mga magulang, alumni, school board at iba pang mga bisita upang makiisa sa 26th foundation anniversary ng Lutukan Adventist Elementary School. Pinangunahan ang morning devotional ni Pastor Jonas Carrion na sinundan ng pag-uulat ni Reggie De Leon tungkol sa kasaysayan ng naturang paaralan. Nagkaroon ng motorcade o parada sakay ng kanilang mga sasakyan kasama ang mga barangay patrol, tanod at police mobile upang umalalay sa mga dinaan ng mga barangay tulad ng Lutukan 1, Lutukan Malabag, Montisilio, Bignay at Gisgis na tinatayang 20 kilometrong biyahe. Sama-sama, kasama ko po ang aking mga barangay tanod, ang kapulisan na siya po nag-assist sa motorcade pong ito. Nagpapasalamat po muli ako sa bumubuo ng sama ng 70 Adventist. Maraming salamat po. Patuloy ngayon ang activities, may kainan, may mga papremyo, mga contest na ito po ay bilang pagdiriwang sa ating ika-26th anniversary ng ating school. Makakaasa po ang bawat isa sa atin na patuloy po na magkakaroon kami ng mga ganitong activities at patuloy na magkakaroon ng mga progress ang ating school.
Sa temang Onward, Upward, Laes ay layunin na maimulat sa mga mag-aaral ang kabuuan ng buhay, maging matatag ang pananampalataya sa mga salita ng ating Panginoong Hesus, mamuhay na naaayon sa mga gawain ng Panginoon at maging laging handa sa muling pagbalik ni Jesus. Nawa ay patuloy na pagpalain tayo ng Panginoon. Patuloy na kanyang palaguin ang kanyang paaralan. Saluto ka na ito upang marami pang mga bata ang mapaglingkuran ng paaralang ito. At sa susunod pa ng mga henerasyon at ng kanilang mga anak ay sila mabigyan ng edukasyon at lalo na makilala po nila ang ating Panginoong Jesus. Nagkaroon din ng intermission number ang mga estudyante at nagpakitang gilas sa pagtugtog ng ukulele at marami pang iba na kinaaliwan naman ng mga magulang habang nagpe-perform ang kanilang mga anak. Ako po ay graduate ng batch 2003. Naging maganda yung foundation ko sa Adventist. Dinadala ko hanggang aking high school, hanggang college na makapagtapos ako ng nursing. Kaya salamat po and again, happy 26th founding anniversary, Laes. Masayang nag-uwian ang mga mag-aaral at kanilang mga magulang. Patunay na ang lahat ay masaya sa maghapong selebrasyon. Kasi dito sa school na to, natuturuan nila ang aking mga anak ng moral conduct. At saka po, napapalapit po sila sa ating Panginoon kasama ng paggabay sa kanilang school. Layunin makapaghatid ng balitang may pag-asa. Ako po si Marjorie Faye S. Valdez, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Buong siglang nakilahok ang mga kabataang Adventista sa Upper Laguna District sa paglilingkod bilang bahagi ng Global Youth Day Celebration ngayong taon. Doon kasama ng mga awit at panalangin, dala nila'y mga regalo sa loob ng mga kahon o shoebox na masaya nilang ipinamahagi sa mga tahanang kanilang binisita at pinaglingkuran. Tunghayan ang Global Youth Day sa Santa Lucia, Nagkarlan, Laguna, sa Balitang May Pag-asa ni Reniel Suiza. Isang matagumpay na Global Youth Day ang idinaos ng mga kabataan ng Upper Laguna District na isinagawa sa Iglesia ng Santa Lucia, Nagkarlan, Laguna. Pinangunahan nito at sinuportahan ng kanilang district pastor na si Pastor Dale Barnedo para matagumpay na maisagawa ang kanilang Global Youth Day. Pinahagi sa atin ay nagbigay ng mabuting inspirasyon at ay mga kabataan ay pagpagamit sa Panginoon. Mula po sa aming sanggunian ng Barangay Kalumpang, Nagkarlan, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Upper Laguna District Seventh-day Adventist Youth sa kanilang celebration ng Global Youth Day. Salamat po sa inyong pagbabahagi at pagpapala sa aming mga kabarangay. Naway kayo po ay pagpalain na may kapal. Mula po sa amin, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Thank you very much. Naghandog din ang mga kabataan ng mga munting regalo sa pamamagitan ng shoebox sa ilang bahay na nasasakupan ng Kalumpang Nagkarlan, Laguna. Nagpapasalamat po kami sa Diyos sa isang matagumpay na pagsasagawa ng Global Youth Day dito sa Santa Lucia, Seventh-day Adventist Church, Upper Laguna District ng SCLC. Kami po ay haranas ng pagpalang mga experiences mula sa aming pagdadalaw, pananalangin para sa iba't ibang klase ng tao na nakita rin namin ang kanilang iba't ibang sitwasyon sa kanilang mga buhay. Ako personally po ay na-bless sa naging karanasan namin. On behalf of Santa Lucia, Seventh-day Adventist Church, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng youth ng Upper Laguna District na nag-attend ng Global Youth Day worship natin dito sa Santa Lucia Seventh-day Adventist Church. At nawa ay hindi ito yung maging last na event kung saan dito gaganapin ang GYD. Sana po ay sama-sama pa rin tayo mag-suporta sa isa't isa. Tayo ay magpapala sa bawat isa sa pamagitan ng mga kanya-kanyang paglilingkod para sa Panginoon.
Layunin maghatid ng balitang may dalang pag-asa mula sa distrito ng Upper Laguna. Ako po si Reynel Condino Suiza, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Mga tahanan at residente ng Barcelona, Sorsogon ang naging target ng paglilingkod ng mga kabataang Adventista ng Central Sorsogon District noong Global Youth Day 2023. Doon ay libreng ukay-ukay, blood pressure checkup at food distribution ang naging bahagi ng kanilang iba't ibang serbisyo sa nasabing bayan. Ang kanilang masayang Global Youth Day participation nasa balitang may pag-asa ni Joyce Estareja. Napakabuti ng Panginoon, kailanman ay hindi siya nagkulang o nilisan man ang kanyang bayan. Kaya naman, dito sa bayan ng Barcelona, Sorsogon, ginanap ang selebrasyon ng Global Youth Day 2023 na pinangunahan ng CESAYA o Central Sorsogon Adventist Youth Association, Southern Luzon Mission sa Bicol. Matatagpo ang sama-sama sa simbahan ng Barcelona ang mga kapatid na inihanda ang sarili upang lalo pang maunawaan ang pandaigdigang tema ng naturang paglilingkod. Love is a verb, ika nga. Ito ang pinaghugutang mga salita na humintal sa isip at nagpagalaw ng mga kamay at pinti ng bawat manggagawa sa araw ng Global Youth Day Celebration taong 2023 sa Central Sorsogon. Mula sa distrito ni Pastor Greg Olivan III ay masayang isinagawa ng halos 90 kapwa-kabataan at matatanda ng simbahan ng paglilingkod sa bayan ng Barcelona, kung saan ay maraming mga taga roon ang namangha at dumalo sa libreng mga serbisyong paglilingkod. Kabilang na ang medical consultation sa mga nais ng blood pressure check-up, food giving sa mga dumaraan, at ukay-ukay sa mga nais maghalukay ng mga libreng damit. Ito ay pinangunahan ng mga kabataan galing sa kasiguran at gubat. Samantalang serenading o pagharana naman sa mga bahay ang naging tukoy ng mga kabataan ng Huban, Magallanes at Sorsogon, habang sabay na ibinabahagi ang mga libreng polietos sa mga tao. Pagbabahagi ng mga libro at motivational Bible verses naman ang naging mga pagpapala sa mga taong napuntahan ng mga kabataan mula sa Tigbao at Barcelona. Habang ang Bacon at Prato Diaz naman ay pinangunahan ng Children Ministry at Feeding Program sa mga kalapit na bahay sa lugar. Ang pagkakataon na makapaglingkod sa Panginoon ay yung ating tinanggap na pag-ibig sa Panginoon ay magpalaman natin sa ating mga kababayan sa lugar na ito. Nawa po ay sila'y nag-enjoy na patuloy na natuto na sa lugar ito. Napakahalaga na ipayag natin ang pag-ibig ninyo sa magitan ng ating paglilingkod at paggawa para sa ating Panginoon. Sa dapit hapon ay nagsingkumpulan ng mga dumalo sa gawain, nakinig at naupo sa mga mensaheng balot ng pag-ibig mula sa pangungunan ni Pastor Ronel Ocfemia. Mas magandang tumulo ng walang hinihingi pagkulit. Walang hanglab, hindi ko magagawa ng layunin ng Global Youth Day Program na hubugin ng mga kabataan sa ganitong uri ng gawain upang si Kristo ang masalamin at mabigyang pansin. Mula dito sa Barcelona, Sorsogon, at may layuning makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, ako po si Joyce Estareja, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon, palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines. At sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen, laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DCXL, DCRJ at DCRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode
ipadala mo ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa Dort Philippine Union Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUCNews.